Ang video na ito ay para sa mga bibi, sa mga boring na boring na sa buhay, sa mga basag at wasak, walang magawa at walang kasiyahan, puno ng kalungkutan at puno ng kawalang pag-asa sa buhay, sa mga taong hindi makita ang kabuluhan at kahulugan ng buhay, sa mga balisa, depressed at naasar sa mundo, sa manhid at maramdamin, sa bawat ouch at aray sa buhay. Kakambal na ng buhay ng tao ang pagdurusa na nagbibigay sa sarili ng kawalan ng pag-asa at malalim na kabiguan sa damdamin. May pagkakataon sa takbo ng buhay natin na nahihirapan tayo sa kalungkutang paulit-ulit na dumarating sa buhay natin sa hindi malamang dahilan at natutulala na lang tayo sa kung paano sosolusyonan ang bigat ng damdamin. Kwentuhan tayo patungkol sa mga bagay na ito at sa librong Man's Search for Meaning ni Viktor E. Frankl. Alamin din natin bakit naging isa ito sa pinakamahalagang libro na na-publish noong 20th century. Ang paghahanap ng kabuluhan at kahulugan ng buhay ng isang tao ay importante para mabuhay bilang isang produktibong individual. Ang librong Man's Search for Meaning ni Viktor E. Frankl ay malaking tulong para sa ganitong tagpo ng buhay ng isang tao. Ang aklat na ito ay tumatalakay sa karaniwang nararamdaman ng tao, ang paghihirap, kalungkutan, pagdurusa, pagiging mag-isa, yung sinasabi nilang brokenness, ngunit hindi lang yun ang laman ng aklat na ito. Ito ay tumatalakay din sa mga pamamaraan at pananaw na pinagdadaanan ni Frankl para mapagtagumpayan ang mga damdamin ito. Ang pagdurusa na pinagdaanan sa librong ito ay nangyari sa panahon ng Jewish Holocaust, World War II o ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito yung panahon ni Adolf Hitler na kinulong, pinahirapan at pinatay ang maraming Hudyo na maghari ang pasismong pamamahala niya sa Germany at nasakupin niya ang ilang bansa sa Europe. Ang Austrian na si Viktor E. Frankl ay isang psychologist at neurologist at siya ang nagpakilala ng tinatawag na logotherapy na nailahad at naisalaysay niya sa librong ito. Ang kaisipang ito ang isa kung bakit si Frankl ay isa sa mga malalaking pangalan para sa pag-unlad ng existential psychotherapy o existential psychology. Ang akdang ito rin ay nagsasaad kung paano naging saksi ang ating author sa karumaldumal na pangyayari noong World War II sa kamay ni Adolf Hitler, ang Holocaust. Ang akdang ito ay nahahati sa dalawang sections. Una, ang experiences ni Frankl at ng iba pang mga kasama niya sa loob ng Auschwitz-Birkenau concentration camp. Mga experiences na humahamon sa buhay habang nasa gitna ng malaking tanong kung sa kinabukasan ba ay buhay pa o hindi na. Ikalawang bahagi nito ang existential psychology theory and process of counseling na logotherapy. Ito ang parte ng libro na nagbibigay ng inspirasyon kung paano magiging matagumpay, magtatagumpay at mapagtagumpayan ang anumang nararamdaman ng kawalang pag-asa sa buhay. Hindi na sikreto sa atin ang mga nangyari at mga pangyayari sa loob ng mga Nazi concentration camps. Marami na tayong napanood na docu at mga nabasa siguro na mga libro o lathalain. Ang sabi ng isang survivor, nasaan man ang concentration camps, katabi lang nito ang impyerno. Ganun ang pagsasalarawan ng mga nakulong dito. Ito ang malaimpyernong lugar na puno ng torture at patayan. Ang lahat ng mga Hudyo na ipinasok sa concentration camp ay na-torture physically at mentally. Si Frankl na rin ang nagsabi sa aklat na ito na ang nakaka-survive dito ay isa sa kada 28 nakakulong. Pero ano nga ba ang matinding dahilan ng isang taong nag-survive sa loob ng Nazi concentration camp? Diyan umikot ang matapang na pag-akda ni Viktor E. Frankl para sa pagbabago ng isang tao. Kung bakit ang isang akda na naglalahad ng paghihirap at pagdurusa ay isang akda para naman ma-motivate na magpakatatag sa buhay ang mga babasa nito. Ano ba ang feeling ng nasa loob ng concentration camps? Base sa observation ni Frankl, may tatlong stages ang isang prisoner of war ni Hitler. Una, ang shock na mararamdaman sa mga unang araw mula sa pagdating. Pangalawa, ang apathy o emotional death, ang pagiging manhid sa anumang nangyayari sa loob ng kampo dahil sa ito ay nakagawian na at normal na lamang sa pang-araw-araw na buhay gaya ng kamatayan. Ang disillusionment sa kung ano ang itsura ng mundo kung sakaling sila ay lalaya. Ito ang mga pangunahing konseptong pangkaisipan ng mga preso. Ang shock ay hindi maiiwasan pero ang apathy at ang disillusionment ay naiwasan ni Frankl. May tatlong bagay na tiningnan ng ating author na napaka-importante para mapagtagumpayan ang panganib ng concentration camp. Love, work, at suffering. Sa konteksto ng mga nakakulong sa concentration camp, mahalaga na maramdaman at laging iniisip ang mga bagay na ito upang mabuhay o tuloy ang buhay. Ang pag-asa na makita muli ang mga mahal sa buhay ay matibay na pinanghahawakan ng mga preso upang sila ay hindi panghinaan ng loob. Isa itong
virtue o factor na nagpapatatag sa kanila. Siyempre nga naman, sino bang ayaw ang makita ang mga mahal sa buhay? Ang umasa na sa bawat paglising sa umaga na makikita mo ang mahal mo sa buhay ay importante at hindi mo hahayaang mawala ang pagkakataon na yun. Ihintayin at hihintayin mo ang mga pagkakataon na yun, di ba? Isang reward para sa katulad ni Frankel at mga prisoners of war ang makita pagkatapos ng paghihirap ang kanilang mga asawa at anak, mga magulang at kapatid o mga mahal sa buhay. Isang matibay na dahilan ito para sila ay magpakatatag. Hindi para sa kanila kundi sa pagkakataon na parating na makita nila ang mahal sa buhay. Ang pagmamahal na ito ay kaakibat ang pananampalataya at pag-asa na maaaring mawala at kumupas habang dumaranas ng paghihirap. Pero dahil sa pag-ibig at pagmamahal, nagiging isang konkreto ang pananampalataya at pag-asa. Ang pag-ibig din ang siyang dahilan kung bakit naiintindihan at iniintindi ng malalim ang isang tao o yung pagtingin na may respeto sa kapwa. Sabay nito ang pagtrato ng tama sa potensyal at kayang gawin ng isang tao para sa kanyang sarili. Ito yung awareness to a man's potential, actuality, and being. Kahit sinong preso, importante na may libangan upang ang kanilang pagkabugnot sa buhay at mga nararamdaman na kawalan ng pag-asa ay maisang tabi. Dito pumapasok ang gawain o trabaho ng bawat nakakulong sa concentration camp. Ito yung nagdadivert sa kanilang isip sa mga nararamdaman nilang masasakit. At sa pagkatapos ng araw, hindi nila namamalayan sila ay nalibang mula sa pwersahang pagtatrabaho at ang dulot nito ay ang pagpapatuloy ng buhay. Ang trabahong mabigat sa loob ng concentration camp ay dahilan kung bakit sila nakasurvive sa maghapon at panibagong buhay na naman ay pamumuhay sa kanilang bukasan pagising. Maganda nga namang mabaling ang pagod, gutom at hirap mula sa pagtatrabaho at maiwasan mong isipin ang mga nakakalungkot na mga bagay para sa sarili mo. At ang pangatlo ay ang mismong nadaramang paghihirap. Ang hirap isipin bakit kasama ito sa proseso ng survival mula sa pagdurusa na isinasalaysay ni Frankl. Ang tanong na yan ay nasagot naman ng isang Danish philosopher na si Soren Kierkegaard, ang kinikilalang father of existentialism. Importante kasi na malaman ng isang tao na siya ay may dahilan kung bakit siya ay nabubuhay pa. Na kahit sa gitna ng nakakapagod na pang-aalipin ng mga Nazi, paghihintay at umaasa na muling maging malaya at makasama ang pamilya at mahal sa buhay, meron at merong dahilan na pwedeng sabihin, life is beautiful and there is more than to this life. Tama rin si Albert Camus nang isinulat niya ang The Myth of Sisyphus na sa gitna ng kahirapan ay may kagalakan pa rin na ayaw nating mamiss makita at nakita yon ni Sisyphus. Nahanap yon ni Sisyphus. At para kay Frankl, ang negatibong pakiramdam na pagiging desperado na nararanasan sa sarili ay hindi yung nangangahulugang ang mundo ay negatibo at puno rin ng pagdurusa. Life is never made unbearable by circumstances but only by lack of meaning and purpose. Sabi nga ni Louis Armstrong, what a wonderful world. Suwak na suwak ang title ng librong ito sa kung ano ang itinuturo ni Frankl na pilosopiya. Simple lang, the man's deepest desire is to find meaning in his life. At kapag natagpuan na ang kabuluhan at dahilan bilang isang tao kung bakit nabubuhay, ang lahat ng pagdurusa at paghihirap ay mapagtatagumpayan. May individual ba na hindi nagnasa na mabuhay ng makabuluhan? Wala naman siguro. Hindi man natin habol ang kabayanihan o pagiging martir, gusto natin makilala bilang isang tao na naging makabuluhan ang buhay sa mundo. Nakakabilib si Frankl. Paradoxical ang approach niya sa paghahanap ng kabuluhan ng buhay. Para sa kanya, ang lahat ng pagdurusa niya ay paraan upang maging isang pagkakataon upang maging isang matagumpay na tao. Alam niya ang nangyayari sa paligid niya dahil hindi niya pinili na maging manhid sa paligid. Nanatili siyang matatag para mabuhay upang makita ang pamilya at mahal niya sa buhay dahil hindi niya tinanggap na bukas o mamaya siya ay mamamatay na. Hindi niya pinili na isipin ang kamatayan o ang pagpapatiwakal para maging isang kasagutan sa hinahanap niyang kapayapaan dahil gusto niya na ang buhay niya ay makabuluhan. Niyakap niya ng buo ang dinaranas niyang paghihirap at pagdurusa. Apektado man ang isang tao sa mga nangyayari sa paligid niya, malaya pa rin ang tao na piliin ang landas at tahakin para sa buhay na produktibo kahit na nasa gitna ng paghihirap, sakit at dusa. Kahit na nasa pinaka-worst na sitwasyon ng buhay ang isang tao, malaya siya na piliin ang inaakala niyang makakabuti sa kanya. Those who have a why to live can bear with almost anyhow. Isang alilungaw mula sa pundasyon ng existentialism, si Friedrich Nietzsche. Bawat oras ng tao ay mahalaga, bawat buhay ay
mahalaga. Bawat tao ay mahalaga. Bawat isa ay may natatanging gampanin sa mundo dahil bawat isang tao ay unique. Ang kailangan lang ay mahanap natin ang uniqueness na yan sa pagkatao natin. Dahil yan ang kasagutan sa hinahanap nating kabuluhan at kahulugan ng buhay ng tao. Ang kabuluhan ng buhay ay matatagpuan sa karanasan ng isang tao. May pagdama at pakikipag-iig o interaksyon sa paligid at sa mga taong nakakasalamuha. Ang pagiging malikhain bilang self-expression sa mundo at ang pagbabago ng pananaw, paisipan at kaugalian na aangkop sa hindi na mababagong pagkakataon o reality. Payo ni Frankel, "When we are no longer able to change the situation, we are challenged to change ourselves." Bawat tao ay may kakayahan na baguhin ang takbo ng buhay niya mula sa dinaranas na paghihirap. Every human has the capacity to change his behavior in every possible situation. At para kay Frankel, may kakayahan man ang tao na gumawa ng masama, wala namang tao na tiyak o ipinanganak na masama. Napapanahon ang usapin sa mental health and advocacy, ang pagiging aware sa depression na nagli-lead sa suicide. Ang depression ay bunga ng pagkakahiwalay o gap na kung sino ang isang individual sa kung ano ang kaya at gusto niyang gawin sa buhay, ngunit hindi maisakatuparan. May kakayanan ka na matupad ang pangarap mo pero hindi mangyari-yari dahil sa desisyon ng ibang tao sa paligid mo. May kakayanan ka pero hindi mo makita ang bukas at para sa'yo, kulang ang lahat ng ginagawa mo para abutin ang pangarap mo. Masaya ka na inaabot ang pangarap mo at may bigla na lang dadagan sa'yo na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Yung kalungkutan na hindi mo alam ang dahilan o yung tinatawag ni Frankel na existential vacuum. At upang matapos na ang ganitong pakiramdam, magdidesisyon ka na tanggalin ang kabuluhan ng buhay mo. Tulad ni Frankel, ang depression at suffering ay ang nagtulak sa kanya para mabuhay at yakapin kung ano ang buhay na makabuluhan. Ang maging aware sa buhay at kalayaan na humahamon na isa buhay ang buhay na may kalayaan. Malaya ang tao na pumili sa kung paano ipapamuhay ang buhay. Okay lang umiyak, okay lang ang tumulo ang luha. There was no need to be ashamed of tears, for tears bore witness that a man had the greatest courage, the courage to suffer. Hindi kailangan mahiya sa panahon ng pagtangis at pagluha dahil ang bawat patak ng luha ang magsisilbing saksi sa tapang ng isang tao, tapang sa gitna ng pagtuhusa at paghihirap. Ang kaligayahan, kagalakan at kasiyahan ay hindi hinahabol o hinahanap. Ito ay bunga o resulta ng makabuluhang pamumuhay. May statement si Frankel, "The point is not what we expect from life, but rather what life expects from us." Mapanghamon talaga ang buhay. At kung tatanggapin natin ang hamon ng buhay na ito, makakawala tayo bilang isang individual sa definisyon ng mundo patungkol kung sino tayo bilang isang tao at individual. The meaning of life is to give life meaning. Ito ang hamon ng paghahanap sa kung ano ang dahilan kung bakit humihinga ka pa. Kung kaya naman, ito ang hamon sa malalim na paghahanap sa kabuluhan ng buhay ng tao. Sinadya kong hindi ibigay ang buong detalye ng libro, ang mga kwento sa loob ng Nazi concentration camps at mga kakaiba o paradoxical na pamamaraan ng counseling ni Viktor Frankl para naman maisipan mong basahin ang libro. Lakbayin mo ang World War II time at ang Auschwitz upang maramdaman mo ang naging karanasan ng mga Hudyo at mamotivate ka rin sa takbo ng buhay mo. Maraming libro ang tumatalakay sa paghihirap ng mga Hudyo na pwede mong isabay, ang ilang akda ni Luwalhati Bautista at koleksyon ng tula ni Eman Lacaba at Edicio de la Torre. May mga bagay ba ako na hindi ko nasabi na sa palagay mo ay mahalaga? Ilagay mo sa comment section para matuto din ako sa iyo. Kung first time mo sa channel na ito, mag-like, subscribe at kalimbangin ang bell para updated ka sa mga susunod na kwentuhan. Kung sa palagay mo na ang channel na ito ay mahalaga o importante sa kabuluhan ng buhay ng mga kapwa natin, i-share mo dahil isa ito sa magpapaganda ng mundong kinagagalawan natin at isa sa best na magagawa mo sa kapwa mo. Sabi nga ni Viktor E. Frankl, masama na ang kalagayan ng mundo at ito ay lalala pa maliban na lang kung gagawin mo ang best mo. Salamat at masayang pagbabasa mga classmate. Hanggang sa muli.